Boss, hanggang hindi natin on a per capita basis, hanggang hindi tayo nakakapag-competensya directly sa Thailand at sa Vietnam. Bakit per capita, boss? Ito, isipin natin. 100 million Filipinos. Ha? 100 million Filipinos. Ang output of the entire Philippines when it comes to rice, sabi ko, pag-usapan natin yung rice, is 15.4 million metric tons. Period. Ang demand for the Philippines is 17 plus million. So may shortfall tayo. 100 million Filipinos yan. Thailand, smaller land area, half the population, 60 million. Output nila, rice, 30 million. 30 million. Bakit? Sasabihin ng tao, bakit? Ang galing ng Thailand. Mas magaling sa Pilipinas. Mas magaling ba yung farmers ng Thai? May ba? Investment in agriculture. 1.4 million hectares irrigated in this country. Thailand, half the population, smaller size, 10 million hectares irrigated. Nag-invest ang national government nila sa agriculture. Same can be said with Japan, nung nag-uumpisa sila. Same can be said with Korea, in the 1970s to 1980s. Pareho rin na masasabi mo sa China. Kaya naka China, medyo ibang model yan dahil hindi talaga yun yung cost eh. Kinawa nila, halos libre yun eh. Walang halos investment. Manpower lang, labor. Tayo dito, kailangan, for us to compete, we have to invest. Doon mo lang masasusukuan, boss, itong problema natin sa agriculture. Otherwise, smuggling will always be a problem. Kailangan itulak talaga. Kailangan magkaroon ng change ng policy direction ng Pilipinas pagdating sa agriculture.